What's up, guys? So yeah, good morning and good afternoon kung anong oras man kayo nanonood nito. So balik tayo dito, no? So marami na pagtanong, no, na gumawa naman daw tayo ng video para sa basic support and resistance, no, kung paano ba siya i-plotting. So thank you so much sa lahat ng mga nanonood nitong video ko sa scalping mode in 1 minute time frame, no, using candlestick pattern, no, nakaisang 1,000 views tayo dito. So masaya na ako doon. And then, kaka-upload ko lang din 18 hours ago kung ano yung update natin kay Bitcoin. Okay, clear bear ba nga si Bitcoin? So, kung di nyo pa napapanood yan, check it out, guys. So, today, guys, I'm going to teach you how to use the basic support and resistance, yung mga trendline na yan. I know maraming videos dito sa YouTube kung paano mag-plotting ng trendline, support and resistance, and all that. Marami dyan na pwede nyo mapanood. Pero kung hindi nyo pa rin siya maintindihan, titignan natin at bibigyan ko kayo ng pinaka-basic example or pinaka-basic, you know, pinaka-basic kung paano natin ipa-plotting or mas maiintindihan nyo ng pinaka-maayos na paraan, okay, Tagalog na maayos, no, para maintindihan nyo na mabuti kung paano ba pinaplotting ng support and resistance. Now, let's go to our chart. So, ang basic support and resistance is para siyang, ano guys, para siyang bubong. Isipin nyo na lang, para siyang bubong, ayun ang resistance. Okay, bubong, resistance, support, ayun yung sahig. Okay, so ito, nag-plotting tayo ng horizontal path, parallel channel, no, na makikita nyo yan dito sa line, yung trend line na yan. And then makikita nyo siya dito is parallel channel. Okay, so ngayon, kapag nag-plotting kayo niya, magkakaroon kayo ng ganito. Okay, two dotted yan, one dito sa taas and then two dito sa baba. So ngayon, may nag-a-act kayo as a resistance and meron kayong support area. So ano ba yung resistance? Ulit, sabi ko, pag ang resistance, bubong. Okay, isipin nyo na lang, bubong yan. And pag sinabi nating support, bato yan or yung lapag or yung sementado. Okay, yung semento. Okay, bubong at semento. Parang bahay yan. Okay, isipin nyo na lang, bahay yan. So ganyan po natin pinaplotting ang support and resistance. Meron tayong resistance sa taas, sa bubong, meron tayong support sa baba. Okay, na nag-aalalay sa atin para hindi tayo malaglag. And isipin nyo, yung candlestick patterns o yung candlestick, okay, yung market natin is nag-a-around or nag-e-evolve around dun lang sa areas na yon. And the moment na nabutas yon, which sides, either the two, kung sa taas man yan or sa baba, and then dun tayo magkakaroon ng extension. Okay, ayun yung tinatawag natin breakout or retest. Okay, may breakout and may retest tayo, pullback na sinatawag, and then meron din tayong throwback na tinatawag. Okay, so hindi muna tayo magpupunta dun sa complicated part na yon. So dito lang muna tayo sa pinaka basic. Okay, so now, in-off ko yung chart natin kanina. Ngayon naman, titignan natin siya kung paano natin siya pinaplotting sa totoong charting. Now, tandaan nyo, ang support and resistance, maraming ways kung paano i-plotting yan. Okay, meron tayong tinatawag na symmetrical triangle. Okay, ganito po yung itsura ng symmetrical triangle. Kung di nyo pa napapanood, guys, yung video ko, how to read chart using patterns, so click nyo lang yan. Ayan, meron siyang 1,200 views. 1 month ago ko yung pinost. 6 minutes lang naman yan, guys. Mabilis lang naman ako mag-explain. Napaka-basic ng explanation ko. Kung makikita nyo dito sa videos natin, kung makikita nyo yung mga comments dito, guys, ayan, napaka-basic. Gets na gets daw. Ayan, napaka-basic nilang tignan or maintindihan kung ano itsura ng mga patterns. So, kung hindi nyo pa nakukuha itong copy na to, search lang kayo sa internet, cheat sheet pattern, clean cheat sheet pattern, ayun po yung pangalan niya, para magkaroon kayo ng guide. Okay? And now, dito sa scenario na to, or dito sa example na to, ang gagawin lang natin is ito. Okay? Gagawin lang natin is yung symmetrical triangle. So, now, kung makikita nyo dyan, guys, meron tayong tinatawag na symmetrical triangle, and then may gantong klase nangyayari sa gitna niyan. Okay? May ganyan. Ayan. So, guys, para masabi natin na may resistance siya or support and resistance, dapat nagko-continuous touches or meron tayong consecutive touches na nagaganap dun sa area na yon. So, kung ang symmetrical triangle, dapat meron tayong nagaganap na more than 2 to 3 touches sa resistance dun sa taas para masabi natin na, ah, okay, pattern to, ah, okay, resistance to. And same exact thing sa baba. So, dapat nagtatouch din siya dyan ng multiple times. Hindi siya dapat bumubutas. Okay? So now let's take a look dito sa mismong charting natin. Hanap tayo ng pattern. Okay? So hanap tayo ng pattern, punta tayo sa daily time frame ni CHR. Ayan, ni CHR sa daily time frame. Let's see. So let's say for example, ano kaya maganda dito? So ito, let's say for example, ito na lang para madali, okay? So, kung makikita nyo, guys, no, meron tayong pattern na naganap dito sa area na to. May nag-act as support dito sa area na to. Kasi bakit, no? Kung lalagyan nyo yan ng line or ng trend line, as you can see, guys,
it touches multiple times dun sa areas na yon. Okay, ibig sabihin lang yan guys, gapang lang siya ng gapang pataas. Okay, ginagawa niya tong sangkalan para mag-spike up ang price. Okay, isipin nyo ganun. Okay, tayo, parang trampoline lang yan guys. The moment na pumupunta tayo dyan, tumataas. Punta dyan, taas. And ano mangyayari pag nabutas mo yung trampoline? Syempre, babagsak ka. Okay? Same goes here na nangyari dito. Okay? Nabasag natin yung trampoline na sinasabi natin o yung support area natin. And that is the time na nag-cause tayo ng dip or nag-cause tayo ng pagbagsak ng presyo. Continuation downside ng presyo. Naintindihan? So, ganun lang po yan. So, same exacting din guys kapag ka nangyayari natin isa taas. Okay? Let's say for example, ito yung candlestick natin. Okay? Ganyan. Okay? And then, syempre, makikita nyo yung relevancy. Magkakita kayo dyan ng, okay, it touches multiple times, oh. Para bang paulit-ulit lang yan, oh. Oh, nagkakaroon tayo ng touches dito. So, ibig sabihin, valid na to as a resistance area or resistance part. Okay? And ano, Sir Kim, mangyayari pag nabutas niya yan? Ano mangyayari pag nabutas ni itong pattern na to is itong taas na to? Paano pag nabutas to? So, pag nabutas po yan, automatic po meron tayong upside potential. Ibig sabihin, pilit niya palang binabasag yung area na yan pero hindi niya magawa. Okay? Kaya nagdidig lang siya ng panibagong price for downside. Okay? Pero the moment na makawala yan dyan, okay? The moment na makawala yan dyan, parang ano lang yan, guys? Parang pupunta lang kayo ng bubong nyo. Resistance to, di ba? Pag nabasag nyo yung resistance nyo, nag-a-act yun as a bubong. Pag nabutas nyo yung bubong nyo, nasan kayo? Siyempre, nasa itaas kayo ng bubong. So, ano mangyayari sa presyo? Tataas yung presyo ng ganon. Okay? Pataas yun. Kasi pilit niyang binasag or nag-gain siya ng momentum, paalis. Okay? So, ganon lang yan, guys. Okay? Isa pang analogy para mas maintindihan nyo. So, let's say for example, ganito yung pattern. Okay? Yan. Okay? Downtrend yan, ha? Downtrend. So, nangyari, ganito yung candlestick, ganyan-ganyan. Ano mangyayari, guys? Kapag ka sobrang haba niya, sobrang tagal niya nag-consolidate dito. Consolidation means, guys, is, consolidation means multiple touches or nag-create lang siya ng momentum niya. Kung ano ba talagang gusto niyong gawin. Ayun ang tinatawag na, na consolidation phase. Okay? Tingnan niyo to. Pag nabutas niya to, okay? Pag nabutas niya, tanong, ilang araw siyang kinulong dito sa area na to? Ilang araw siyang kinulong? So, kung kukunin niyo yung ruler niyo, i-gather niyo yung data niyan. So, kung nasa daily time frame kayo, it takes us 57 days bago siya makawala dito. So, isipin niyo na lang para tong kulungan, okay? Para siyang nasa kulungan and the moment na nakakulong siya, hindi siya makaalis, okay? Pababa lang siya ng pababa and the moment na nakalabas siya sa kulungan, anong gagawin mo? Ikaw ba nakulong ka ng 57 days? Anong unang-una mong gagawin? Paglabas mo. Syempre, aalis ka, dadalawin mo, or maggagala ka. Okay? Ganon din dito. So, ganyan, pag nakaalis siya, mas mataas ang potential niya for upside kasi matagal siyang naglagik doon or mas matagal siyang napunta dyan sa ilalim or matagal siyang nakulong dyan sa area na yan. Now, let's take a look for example kay Bitcoin, no? Punta natin si Bitcoin kasi si Bitcoin ang maraming confluence area and marami din nangyaring pattern sa kanya. So, let's take a look. So, tignan nyo to. So, si Bitcoin, dito sa area na to, nakulong siya, di ba? Nakulong siya ng 35 days dyan sa area na to, dito sa resistance area and dito sa support na to. Pero anong ginawa ni Bitcoin nung nakawala siya doon? Nakulong siya, di ba? Nung nakawala siya sa kulungan, boom, naging malaya siyang bumagsak ang presyo niya. Okay? So, tignan nyo naman dito, nakukulong siya dito sa area na to. Okay? Nakukulong si Bitcoin sa area na to. Pero anong ginawa niya nung nakaalis siya dyan sa area na yan ng resistance? Tandaan nyo, ito resistance, ito ang support. Okay? So, nung nakawala si Bitcoin sa area na to, tignan nyo ginawa niya. Okay? So, simple analogy lang naman to guys. Simple explanation lang to kung paano nyo mas maiintindihan ng mabuti, kung paano pinaplating yung support and resistance. Still, maraming magagandang nagtuturo dyan ng support and resistance. Pero guys, kung naiintindihan nyo kung paano natin pinaplating yung support and resistance, I hope, mas maging mas malinaw sa inyo ang lahat sooner or later kapag ka kayo na mismo ang nagtitingin yan sa mismong charting nyo. Now, let's take a look for another example again. Kahit support lang naman ang ligay nyo dyan. Okay? So, ang sabi ko ha, multiple touches. It touches multiple times. Tignan nyo, it touches multiple times and the moment na na-break niya yon, anong ginawa niya? Naging malaya siya sa baba. Okay, ayun lang naman ang basic support and resistance guys. Hindi nyo siya matitrade. Okay, hindi nyo siya matitrade ng basic support and resistance lang.
kailangan nyo pa rin dito alamin ang itsura ng mga kandila or ng candlestick patterns natin. Yan, yan yung mga yan. Okay? Kailangan nyo pa rin aralin kung paano nag-work yung isa sa mga yan. Okay? In order to execute ng mas mabuti itong support and resistance trading strategy na to. So, ayun guys. Thank you so much for watching and I hope you all having a great day so far. Sana may naintindihan kayo dyan. Napakasimple lang naman. Binisikan lang natin para mas maintindihan nyo sa konting oras lang. Thank you guys. Bye-bye. Peace out.